welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Hello po. Ano ang feeling na balik prime time ka for Black Rider? Sobrang saya. Dahil nga, syempre, tagal ko rin pong inintay itong proyekto na ito. Syempre, dun po sa time slot na yun, nakakatuwa dahil mas marami pong bata nakakapanood. Pwede ko mabigyan ng inspirasyon, which is yun naman po talaga yung goal ko ever since ginawa ko po yung Lolong. So, very happy na nasa prime time na po ulit ako. Hindi ka ba na-pressure? Lagi naman may pressure na kasama. And it's a good problem for me. Dahil nga, syempre hindi ka nagiging kampante sa mga ginagawa mo. You're always looking for more. Parang gusto mo maging better lagi yung ginagawa mo. It's not just all about the competition eh. It's the, kumbaga, para makagawa ka ng magandang programa na magugustuhan po ng mga tao. Doon po nanggagaling yung pressure. At saka pinag-aagawan niyan time slot na yan. So the fact na ikaw yung nandyan, di ba? Talagang big deal siya, Ruru. Paano yung naging preparation mo for this one? Siyempre, iba yung naging preparation mo for Lolong. For Black Rider, I guess the difference is, siyempre, sa Lolong, buhaya po yung sinasakyan ko. Dito po ay motor. So, nag-motorcycle training sa from motocross. Siyempre, nag-track training din ako. And then, yung mga stunt trainings when it comes to pagmamotor. Siyempre, hindi rin pumawala yung mga fight training dahil sa mga fight scenes na gagawin natin. Marami rin akong skills na inaral din na hindi ko pa nagagawa before. Like, nag-aikido na training din kami. Gun handling. Kumbaga hand-to-hand combat from mixed martial arts to jiu-jitsu, umabot doon. So halos lahat po yun inaral ko bago po namin gawin tong Black Rider. Pero bago nito, Ruru, nagmo-motor ka na ba talaga? When I turned 18, yun po, dun po bumili ng aking first bike. So simula nung 18 po ako, nagmo-motor na po talaga ako niyan. And then siguro parang blessing din para po sa akin na makagawa po ng isang programa na may motor din. Kasi syempre, mahal ko rin naman po yung pagmamotor. Pero so far, okay ka naman on set. Syempre, mga medyo delikado yung mga stunts nyo, Ruru eh. Well, whenever you're doing action series or any action genre, parte po yung aksidente. May mga times na syempre, hindi natin maiiwasan na may mga bagsak na mali. May mga stunts na ma-aksidente dahil nga syempre ako yung gumagawa ng stunts ko. Pero it's the satisfaction na gusto ko eh. Iba yung fulfillment niya for me. So kahit na delikado, kahit na pwede ako mapahamak, okay lang. Kaya kong tiisin. Nako, ingat lang, Ruru, at marami ka pang projects na darating. Siyempre, inuuna naman po natin yung safety natin. And even the prod, yung production naman, talagang maingat po sila pagdating sa mga ganyang bagay. Lagi kami may medic na naka-standby all the time. Kumusta naman ang mood sa set? First time mo bang makatrabaho si Yasi tsaka si Mateo? Well, I work with Yasi sa Video City po nung itong last movie namin together under Viva and GMA. Oh yeah, that's right. So, oo nga pala. So parang for me, parang hindi na rin bago na nandito po kami na magkatrabaho po kami ulit dito sa proyekto po na ito. Kumbaga different lang yung mga roles namin. But, you know, every time naman na may mga katrabaho ka, pagka nakuha mo yung ugali, nakuha mo yung kung paano makitungo sa isa't isa, di ba? Parang okay na. Parang wala nang problema. This is the first time na nakatrabaho ko si Mateo. Hindi yun yung Mateo na in-expect ko. Akala ko yung Mateo para seryoso, tahimik. Ang kulit! Sobrang kulit. At kami talaga ni Matt yung lagi magka-bonding sa set. Kami yung lagi magkasama sa tent. So, mas marami kaming mga napapag-usapan. May mga bagay din na mga tinatanong ko din sa kanya dahil halos lahat po ng mga pangarap ko dati, ginawa niya eh. Like yung Scout Ranger, finisher din siya ng Iron Man. Na dati na talagang gustong-gusto ko po may experience. So, tinatanong ko sa kanya kung bakit niya ginawa yon, ano ba yung goal niya, ganyan. So, yun yung lagi namin napapag-usapan. Naging break mo sa showbiz yung pagkapanalo mo ng first runner-up sa Protégé.
the battle for the big artista break, no? Yeah. Bata ka pa lang ba, gusto mo na maging artista? Yes, opo. Ever since naman bata ako. Pero ang pinakapangarap ko po talaga is maging action star. Yun naman talaga ever since yung dream ko. Simula bata ako dahil nga, growing up, ang mga pinapanood ko po talaga is sila Senator Robin Padilla, FPJ, Philip Salvador, Senator Bong. So lahat po actually ng mga action stars na mga iniidolo ko po noon eh. Alam niyo po, nakakatuwa na ngayon, nakakasama ko na po sila. So parang doon pa lang panalong-panalo na at natupad ko na yung pangarap ko na makita sila. Ano nga ang feeling na yung dati mong mentor sa protege, si Philip Salvador, kasama mo na ngayon? How does that feel? Nakaka-proud din, di ba? Parang syempre, after 11 years, nagkita ulit kami and this time magkatrabaho na kami from being his protege. Ngayon naman po ay co-actor niya na po ako. But, you know, hindi pa rin po nawawala yung pagiging mentor sa akin ni Tatay Ipe. Every now and then, tumatawag yan. Ano ba yung pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong i-improve when it comes to acting, to fight scenes? Ako rin mismo, tumatawag din ako sa kanya dahil for me, yung curiosity mo sa mga bagay, parang dun ka mas mag-evolve eh. Like, pagka hindi ka nahihiyang magtanong sa kung paano ba yung pwede mong i-improve sa sarili mo, and at the same time, hindi naman basta-basta yung tinatanong ko, Philip Salvador yun, na bukod sa napakahusay na action star, napakahusay din pong aktor. So, parang lahat po yun, gusto ko po matutunan, and eventually, i-apply sa trabaho ko, at after nun, maipasa po sa mga younger generations of actors. Paano mo na-build ang confidence mo, unti-unti? Sabi mo from 11 years ago. Ako kasi parang yun, doon ako nang gagaling sa confidence. Parang ever since, bago pa ako mag-start sa show business, meron na ako noon. Yun yung parang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. It's not being parang nagyayabang ka or parang nagmamalaki ka sa mga tao. But you know, yung confidence is nang gagaling doon sa tiwala ko sa sarili ko. Na anumang isipin ko, makakamit ko. Anumang pangarapin ko, matutupad ko. Because alam ko na meron akong God. Alam ko na meron God na nakaalalay sa akin all the time and He's with me all the time. So parang anong ikakatakot ko. So doon ako nang gagaling ever since. And I guess hindi po naging problema sa akin yung confidence. Ang naging problem is wala akong talento. Wala akong meron talent naman, at all. Oo, sobra nga. When I started show business lang. With Tony, wala talaga. Like at all. Like I don't know how to sing. I didn't know how to dance. To act, wala at all. Pero gusto ko lang talaga maging but artista. But you had the willingness to learn. Yes. And that yes. says yun, a lot. Yun yung ang ibabaw sa akin na parang, alam ko kasi na gusto ko maging artista at ito yung meant para sa akin. Like, after how many years, di ko alam kung kailan, magiging action star ako. At hindi ko in-expect na in a span of 11 years, mangyayari siya sa akin. It's all about the hard work. It's all about tiwala mo rin sa sarili mo na pagka niniwala kang kaya mo talaga eh. Walang imposible. So, dun ako nang gagaling lagi na every time na may nakakausap po ako na younger generations or younger actors, yun ang lagi ko sinasabi. Lahat ng talento, kaya matutunan yan. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung dream mo? Pero ang pinaka hindi mo dapat pabayaan is yung pakikisama mo sa mga tao. Pakikitungo mo sa mga tao na kapaligid sa'yo, pakikipagkapwa tao mo, yun yung number one. Susunod na lang dyan yung talent eventually. Pero yun and dapat like number one. Paying it forward, no? Yung mga tumulong sa'yo, parang ganun ka rin, no? Sa that's next true. Generation. Yeah. And feeling ko kasi, Ms. Stones, parang doon nang gagaling din yung success, eh. For me, hindi ka magiging successful kung ikaw lang. Alam mo yung gano'n? Na parang, syempre lahat ng mga natutunan ko, lahat ng mga achievements ko, lahat ng mga nararating ko, eventually, hindi naman habang buhay nandyan eh. Di ba? Parang, of course, gusto ko makagawa ng legacy. Want to be remembered forever. Pero mangyayari yun kung alam ko na meron po akong naibahagi sa mga tao. Sa mga taong katulad ko rin na nangangarap dati, na natatakot sa kanila mga pangarap kasi iniisip nilang malaki. Pero hindi, yun yung gusto kong baliin eh. Yung gusto kong tanggalin sa isip ng maraming mga, lalo na mga kabataan po sa generation ngayon, na parang masyado po nilang inuunahan yung sarili nila na hindi nila kaya. That's why hindi talaga nila kaya.
Pero pag inunahan mo na kaya mo at ano man ang gusto mo marating sa buhay mo, kaya mo yan, mararating mo talaga. So yun, parang you know, gusto ko na makatulong, gusto ko na, you know, pag may narating ka na isang bagay, kukuha ka ng mga tao na iaakit mo rin dun. That's my goal. That's right. You seem very close to your family, no, Ruru? Fun fact, ang siblings mo, meron kang siblings na Rara and Rere. So, yes, anong ma'am story behind your nicknames? My mom kasi is from Zamboanga po. And then meron daw po dating Sultan na tinawag daw po na Ruru. So, ginawa nila, pinalayo po nila sa akin yung Ruru kasi parang siguro Sultan. Nung nagkaroon po ulit sila ng baby, ginawa nila, sinunod-sunod na. Balak daw po nilang kompletuhin yung Rareri Roru. Eh, kaso nga, si Mama po kasi CS lahat. So, hindi po talaga po pwede ng more than three. So, hanggang Rurare lang. Ano ang mga namimiss mong bonding moments ng family na hindi mo na masyadong nagagawa ngayon dahil sa schedule mo? Well, simple lang po kasi yung pamilya ko. I mean, growing up, parang nasa isang bahay lang naman po kami growing up at simple lang naman po yung kinalakihan namin tahanan. Dati, every night manonood ng balita yung tatay ko. So lahat kami pepuesto na sa sala, manonood na kami ng mga teleserye. Doon po, doon ako namulat na parang gusto ko talaga palang maging artista. Dahil yung mga magulang ko lagi nila sinasabi rin sa akin na mag-artista ka. Ganyan kasi yung mom and dad ko, nag-start din po sila sa modeling and then eventually, na-try din po nila yung show business pero hindi lang po talaga nag-push through dahil nga maaga po nagkaanak. My dad was only 21 na naging anak po niya ako and then my mom is I guess para nasa 24. So sobrang bata pa po nila. Pero sabi ko nga sa kanila, ako na lang yung nagtuloy ng mga pangarap nila. At yes, kaming dalawa ni Rere, actually. You're living their dream. Yeah. Oh, kaming dalawa ni Rere. So parang, for us, parang yun yung nakakamiss. Parang yung mga simpleng ganong klaseng memories na parang, let's say, nasa sala kami, manonood kami ng TV na magkakasama. Kasi, and because of schedule, parang hindi na namin siya nagagawa. Of course, eh, mga kapatid ko, may mga kanya-kanya na rin ginagawa. Parents ko rin, so bihira. Pero, kumbaga, pagka may mga free time or free day, gumagawa naman kami talaga ng paraan para magkaroon kami ng quality time together. Kumusta ang puso mo ngayon, Ruru, at ang quality time niyo ni Bianca? Sobrang okay. Like, kaming dalawa naman ni Bianca. As you can see, sa mga posts namin together, sobrang proud that mahal namin yung isa't isa. I mean, it's been, you know, almost 6 years na rin and nagsimula kami sa parang tinatago namin yung relationship namin because ayaw namin na masyadong issues, ayaw namin na masyadong maraming mga tao na magiging involved dun sa relationship. But we also realized na kami naman dalawa ay matibay at, you know, kayang harapin yung mga ganong klaseng pagsubok. Why not? Sobrang proud lang kami. Like, you know, right now I'm doing Black Rider and she's doing Sangre. Two of the biggest projects here in GMA. I mean, dun pa lang po kahit na po hindi po kami magkatrabaho, alam po namin na parang iisa lang po yung ruta namin, which is yung tagumpay na matagal na po namin inaasam. And sabi ko nga lagi sa kanya na hindi ko ma-achieve lahat ng mga pangarap ko, kundi rin dahil sa kanya. Dahil siya yung nagpabago sa akin eh. Siya yung nagpakita sa akin ng kahalagahan ng trabaho, kahalagahan itong ginagawa ko, ng passion dito sa craft na ito. Siya po yung nagpakita nun. At nung nakita ko na yun, hindi ko na talaga pinakawalan. At ito na yun, parang kumbaga, unti-unti na po lumalabas lahat ng mga pinaghirapan namin, lahat ng mga hard works, lahat ng mga puyat, pagod. Ito na po yun. So, yun nga, kumbaga for me, ang nakikita ko sa sitwasyon namin dalawa ni Bianca, naghihilahan kami pataas eh. At, which is tama naman, dapat yes, talaga. And nag-grow talaga kayo together ni Bianca, no? That's true. And I'm just very proud of her, you know, parang dahil nga, for me, she is the greatest actress of all time. Like, hindi ako bias or parang, I don't know, maybe bias ako. Pero Ruru, may tips ka bang binigay kay Bianca nitong gagawin niyang Sangre? Kasi diba you did Encantadia eh. Yeah. Sometimes, nagtatanong siya ng mga ancient words. Like, yung mga Avisala Eshma, ano yung ibig sabihin nun, Agtu, ganyan. Like, siguro yung tiwala ko kasi kay Bianca in every projects na ginagawa niya na parang ako pa yung mahihiyang magbigay ng tips sa kanya dahil she's very professional. Like, of course, nakikita lang po natin is yung outcome ng mga ginagawa po ng mga artista.
hindi po natin nakikita kung paano po kami nagpe-prepare. Kung titignan niyo si Bianca, whenever proyekto siyang bago, yung preparation po niya yan para po siyang gagawa ng pelikula sa Hollywood or gagawa siya ng pelikula sa Marvel. Ganong level of commitment. And yun yung gusto kong makuha sa kanya. Yun yung gusto kong ma-unlock din when it comes sa akin, di ba? Parang ganun. Yun yung ugali niya na kinukuha ko rin. So, sobrang happy lang namin together. Yeah, I'm looking forward sa mga mangyayari po sa amin sa future. Nagkaroon ka na rin ng mga opportunities, no, to join us sa GMA Pinoy TV events, yeah. No? Apo. Ano ang mga namimiss mo sa pagpa-perform sa ating Global Pinoys? O ano ang mga na-enjoy mo palagi kapag nagpa-perform ka for Global Pinoys? Siyempre, Miss Tones, parang nakaka-miss yung mga tao dahil nga siyempre, for the longest time, wala po silang ibang ginagawa kundi magtrabaho at makapagpadala ng, you know, ng tulong sa mga pamilya nila. Sobrang saludo po ako sa lahat ng OFWs kasi ako lang, no, nag-running man ako, wala pang 2 buwan yun, pero parang hirap na ako, no, homesick na ako. What more sila? At may mga pagkakataon na, like for example, yung mga nanay, nag-aalaga po sila ng ibang bata kaysa alagaan po nila yung kanilang mga anak. Doon pala po parang nasakit, di ba? Pero kailangan po nilang gawin yun para po maitulong po nila sa pamilya nila. So, ang pinaka namimiss ko po is every time na nagpe-perform ako doon, yung init ng pagtanggap. Yung para bang, kababayan namin to, Pilipino to. Ganon sila ka-proud that not all the time mararamdaman po namin yun, like pagka nagpe-perform kami sa iba't ibang lugar, di ba? Pero every time na pagka-abroad doon, kasi siguro yung pagkasabik po nila na makakita ng Pilipino. Usually kasi wala naman po sila ibang ginagawa kundi magtrabaho at manood sa YouTube or sa Pinoy TV. Basta yun na, nanonood lang po sila at parang doon lang po sila minsan kumukuha ng lakas, ng inspirasyon. Yun na, parang lagi ko nga rin po sinasabi sa manager ko sa Sparkle na sana po wag ka may mga Pinoy TV game na game ako talaga. Kasi nga, iba po yung pakiramdam. Para kang nare-recharge. Saan ka mas nage-enjoy? Acting or singing? Iba pa rin talaga yung pagmamahal ko sa acting. I mean, singing kasi parang part na yan ng sarili ko talaga growing up dahil ang pamilya ko mga musikero talaga. Pero hindi ko po in-expect yung acting. Nung nasimulan ko po siyang aralin at naintindihan, parang sinabi ko sa sarili ko na itong bagay na to, itong ginagawa ko na to, kahit habang buhay ko siyang gawin, hindi ako mapapagod. Sa yung outlet ko, pagka malungkot ako, pagka frustrated ako, pagka may problema ako, dito ko nilalabas sa acting. Pagka masaya ako, pagka ano, dito ko rin nilalabas sa acting. At iba yung feeling na ginagawa mo yung isang bagay na mahal mo, at the same time nakakapagbigay ka pa ng saya at inspirasyon sa maraming mga tao. Ibang-iba yon. So parang for me, wala po yung katumbas na anong halaga. Yung makapagpasaya ka, makagawa ka ng magagandang programa, makakonek ka sa tao. Wala po yung katumbas talaga. Sobrang ibang klaseng fulfillment yun for me. When I did Lolong, Miss Tones, I realized na napakarami pong bata na talagang tumutok at nagmahal po sa Lolong. And until now, I'm doing Black Rider. But sometimes, marami pa rin mga bata na sinasabi ng Lolong. May marami mga bata na sinasabi ng Black Rider. Kahit saan po ako magpunta, laging may at mga bata. At inaabangan pa rin kasi nila yung part 2, eh. Yes. Na Lolong. So parang natutuwa lang ako na parang karamihan po doon sa mga nakuha natin na market is puro bata. Which is, for me, it's hard na kakaibang ano siya eh. Kakaibang responsibility dahil bata po yung nanonood sa'yo. So hindi ako pwedeng makitang, you know, may maling ginagawa na pwedeng gayahin po ng mga bata. But for me, kaya, tatanggapin ko po siya ng buong buo eh. Kung yun talaga yung magiging purpose ko in my life na makapagbigay ng inspiration to use my platform to give inspiration to younger people, then so be it. Like, tatanggapin ko po yun at gagawa po ako ng maraming projects na makakapagbigay po ng aral at inspiration sa kanila. I would just like to say, Ruru, we are so proud of you. You found your lane. Alam mo kung sino ka. Alam mo yung purpose mo. You are grounded. And I think that's what's important. Kasi yun din yung, kumbaga, isang factor din yun para sa longevity, no, ng isang actor. That's true. Because you have to be grounded and be humble. That's true. Yeah, and yun nga para, Ms. Tones, especially sa mga
batang artista na nangangarap din. Katulad niya ng sinabi ko kanina, yung talent kasi natututunan eh. Pero yung pakikisama mo sa lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo. Ako, ang mindset ko, Miss Stones, kung papaano ko ituring yung pinaka-boss nating lahat. Same treatment to everyone. Tama. Same treatment to everyone. Tama. Because pantay-pantay lang po tayo. Mm-hmm. Tao lang rin po tayo. Lahat po tayo nahihirapan. Mm-hmm. Lahat tayo may pagsubok. Lahat tayo may problema. Message to global Pinoys who are supporting you all over the world. Para po sa lahat po ng mga kapuso natin, global Pinoys, first of all, thank you so much for everything. Ever since I started show business, since yung protege pa lang po, naramdaman ko po yung inyong mga suporta, pagmamahal. Sometimes, nagbabasa po ako ng social media, nanonood sila from different countries, sa mga malalayo, but still, they're still watching because they want to support me. Maraming salamat po. And gusto ko lang rin pong sabihin sa inyo na I won't let you down sa lahat po ng mga suporta at pagmamahal na binibigay niyo sa akin. I promise to always give my best in every project na ginagawa ko and also use my platform to give inspiration, especially sa inyo po lahat ng mga manonood at sa younger generations. Lahat po ng achievements, lahat ng mga projects, lahat ng mga natatanggap kong blessings, lahat din po ng yun, inaalay ko rin po sa inyong lahat. Dahil kayo po yung nagsisilbing inspiration sa akin to work harder at galingan ko pa po sa mga ginagawa ko. Yun po, maraming salamat dahil kayo rin po nagsisilbing gasolina para sa akin. Thank you at samahan niyo po sana ako sa magiging journey ng buhay. Marami pa tayong lalakarin, marami pa tayong paglalakbayan, pero sana gusto ko pong maging kasama ko po kayo doon all the time. Maraming salamat po. Thank you, Ruru. Congratulations again on Black Rider. Thank you, Miss Stones. Aabangan pa namin ang mga susunod mong projects. Keep up the good work and see you sa GMA Pinoy TV events. Thank you, Miss Stones. Maraming salamat. See you po, GMA Pinoy TV.